Yo, what's up? Welcome sa YouTube channel natin. Ako po si Architect Ed at isa na naman itong magandang araw para matuto. Pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa isang mahalagang item na construction contract na hindi masyadong naiintindihan ng mga clients at minsan nga kahit mga contractor, hindi nila ma-depend itong item na ito. Ito yung tinatawag na mobilization. Ano ba ang mobilization? Ano mga kasama dyan? Paano sinisingil yan? Magkano? Etcetera, etcetera. Malalaman natin pagkatapos nito. Bago ang lahat, maraming salamat sa lahat ng mga nag-subscribe at patuloy na nanonood dito sa channel natin. 7,000 na tayo, ha. Lapit na tayo maging kasing rami ng island ng Philippines. Maraming salamat sa inyo at sana sinishare nyo rin sa iba yung content natin. At okay magala, marami pa kayong mapupulot na mag-aaral tungkol sa architecture, construction at project management dito sa channel na ito. Papakita ko sa inyo ng simple, lang bahid at crystal clear. Sisikapin natin. Maging steady lang, easy lang, no? Hindi natin i-complicate. O ay advocate ng kaalaman. And I love to make your life easier. Oo. Yun. Salamat. Ang construction ay parang isang puzzle na binubuo ng maraming puzzle pieces. At hindi mo masisimulang buuin yung puzzle na yan, yung malaking picture, which is yung project, yung completed project, kung hindi ibibigay sa'yo mga kailangan mo. Diba? Kailangan mo magsimula. Yung mobilization na ay galing sa word na mobilize. Para gumalaw. Para mag-roll. At yun yung essence. Cost item na ito sa ating mga construction contract para makapagsimula. Para gumulong. Yun yung mga ano dyan, no? Mga keywords, no? Mag-start, gumulong, makapag-operate ka smoothly as a contractor. Kaya sinisingil sa mga kliyente itong tinatawag na mobilization expenses. Ano-ano ba yung mga items o yung mga bagay na kasama dito sa mobilization expenses na ito na i-charge sa'yo ng contractor kung ikaw yung owner at i-charge mo naman sa owner kung ikaw yung contractor. So, hindi natin malalahat dahil ito ay isang complex na bagay, pero makukuha natin yung mga activities na yon. Titignan natin kung ano-ano yung pwede nating ipasok dito sa mobilization expenses na ito. Pag nagpirmahan na kayo ng kliyente, that's the time na magbibigay na siya ng down payment, di ba? Usually, yung binibigay niyang down payment ay 20% o kaya 30%. Bahala ka, no? Kung ano yung napagkasunduan nyo. At doon sa down payment na yon, nakapasok yung budget na kailangan mo para magsimula. Para magsimula ng gumulong yung project. Ano ba yung mga dapat na gawin para masimulan yung project? Siyempre, gagawa ng plano, gagawa ng costing, gagawa ng mga iba't ibang analysis, a-apply ang permit, at ito na nga, yung tinatawag na
magmo-mobilize ka. So, hindi ito limited lang doon sa pagpunta ng mga tao mo doon sa site. Diba? Oo nga, dinala mo yung tao mo doon sa site. Ano ngayon? Siyempre, dapat meron silang titirahan kung sila ay mag-stay in. Meron silang protection, safety. Meron silang ilaw, tubig. Meron silang initial na materials. Meron silang mga tools. At iba pang mga kailangan nila para makapagsimula sa project. Kaya yung 20% na yun, yung 30% na yun na binigay sa'yo ng owner, kasama doon yung mga kailangan mo para maiprovide yung mga tao at yung expenses sa pagdadala ng tao at ng equipment o kaya ng mga tools mo, ng initial materials mo doon sa site. So, yan yung pwedeng kasama sa cost item na ito na mobilization cost. Yung initial na mga needs ng mga tao, ng equipment, at ng project mismo para makapag-start kayo. Pero hindi limited dun sa mga bagay na yon yung mobilization expenses mo. Siyempre, sa panahon na tumatakbo yung project, meron ka pa rin mga ginagawang mga activities na hindi directly may kikinalaman doon sa material tsaka sa labor. May mga items na ginagawa ka kagaya ng administrative para mapatakbo mo yung office mo kung meron kang opisina o kahit wala kang opisina, yung mga expenses mo para makapag-produce ka ng mga documents para sa project, para maka-purchase ka ng materials, kailangan mo mag-travel from store to store to store papunta sa site. Merong mga deliveries na kina-charge or delivery charges yung ilang materials papunta dyan sa site mo. At iba pang mga communication expenses mo para mapaganda ang takbo ng project. So, anything na may kinalaman sa administrative activities mo, sa pagpapatakbo mo sa project, mga expenses mo para gawin yung mga bagay na yun, ay kargado rin dito sa mobilization expenses na ito. Kaya yung iba, ang ginagawa nila, hindi lang siya mobilization. Meron pang demobilization. Mobilization and demobilization. Kasi, ano yan? Nakakarga na yan sa buong duration ng project. Hindi yan natatapos dun sa pag-uumpisa lang ng project. Walang definite na formula para malaman mo, ma-quantify mo kung magkano ang gagastusin mo sa mobilization. Pero kung gusto mo, pwede mong i-detail, no? Yung mga transportation, communications, administrative, mga initial materials, etc. etc. Pwede mong i-detail. Pero minsan, mahirap pa yun eh kasi paano kung may makalimutan ka. Kaya ang ginagawa ng marami ng mga kontratista ay ginagawa nila ng percentage doon sa project cost o sa building cost. Yung mobilization expenses nila. Ginagawa ng iba 5% to 10% ng project cost o ng construction cost. So, kung magkano yung 10% na yon, yun yung kinakarga nila sa mobilization expenses. Aba, kung 12 months yung project, 12 months mo siyang gagastosan ng transportation, no? Office supplies mo, delivery cost, the fuel expenses, iba pa. Para mapatakbo yung project na yan sa loob ng 12 months, kung 12 months yan. So, medyo mataas-taas din yun. Kaya, meron talagang kailangang budget para sa mga activities na yun. Activities ni contractor para smooth sailing ang pagpapatakbo ng project. So, i-recap natin. Mobilization cost,
ito yung budget para sa pagsisimula ng mga activities sa project pagkatapos na magbigay ng down payment yung owner hanggang sa matapos yung project, hanggang sa mag-dismantle sila ng kanilang mga facilities doon sa site, hanggang sa iwan nila yung site. So pwedeng kasama dyan yung mga transpo, yung delivery, administrative expenses ng contractor, initial materials na kailangan sa site, etc., etc. So yung iba, ginagawa nila 5 to 10% ng project cost ang mobilization expenses. At hindi pwedeng wala yung mobilization expenses na yan sa ating posting. So sana na-enlighten kayo sa simpleng paraan, maiksing oras, natuto kayo mali dito sa YouTube channel natin. Dahil tayo ay mga Pinoy na mahilig magpabate, eh merong natanggap tayong isang appreciation message mula sa isang OFW sama natin. Pasahin ko. Sabi niya, Architect Ed, ang ganda ng explanation niyo po tungkol sa pagpapagawa at pagpaplano ng pagpapatayo ng bahay. Very clear at madaling maintindihan. Salamat ha. Nakita ko lang ang channel niya, nyo. Naging interesado ako na teka lang, i-rephrase natin. Nakita ko lang ang channel nyo at naging interesado ako dahil ako ay magpapatayo ng maliit naming dream house ng pamilya ko. Natuto ako ng ibang paraan paano i-rephrase ulit natin. Paano at ibang klase ng finishing ng house. Kaya nag-subscribe ako agad dahil umpisa pa lang ay mapupulutan agad ng aral at diskarte sa pagpapagawa ng bahay. Sa gaya kong OFW na hindi naman gaanong kalakihan ang kinikita. Salamat Architect Ed, palagi kong panonoodin ang mga susunod at mga hindi pa napapanood din yung mga video. More power Architect Ed at napaka down to earth niyo po. Wow, salamat ha. God bless po kayo at ng mga pamilya niyo. From Robert Alan Dalisay of State of Qatar. A shout out na rin po sa family ko at sa wife ko na si Melissa Dalisay at mga anak namin na sina Dagul, Epoy at Dayan. Salamat in advance, Architect. So Sir Robert, Sir Robert Alan Dalisay, appear. Okay. Maraming salamat po uli. Ako po si Architect Ed at sana magkasama ulit tayo sa susunod nating video. Bye!